Yo guys, may i-auto tayo dito na Honda. So guys, may i-auto tayo dito na Honda Civic. Ito, pinagtatawa ko rito. Hindi ko rin ano na... Ito, TSI ang body. PH15. Kaso, all manual. Ano kaya ibig sabihin nun guys? Masasabi mo ba itong LX? O masasabi mo ba itong DX? Anong sa tingin nyo guys? Kasi, para sa akin, LX pa rin ito kasi makina PH15. Ayan guys, ayan yung loob niya. Pang TSI na DX yung loob, all manual. All manual din to. Hindi ko lang alam guys, baka mamaya i... Kinuha na lang ng power steering kasi nabili ko siya ng ganyan na. Pero may RPM eh. Diba? Pag may RPM, ibig sabihin, LX yun. Kasi yung DX wala siyang RPM. Then, yan, pakita ko sa inyo yung labas. Baka nakuha lang natin yan, nabili lang din natin. Ang labas. Ayan. Yung nakalabas niya. Medyo sariwa pa naman to. Sariwa pa naman siya. Yan, buo pa yan. Pambenta rin natin. Ayan guys. Yan, all stock naman siya. Ang pinagtatawa lang talaga. Guys, anong masasabi nyo rito sa ganitong sasakyan? Yan, yung likod niya. Yan, yung likod. Sariwa siya, sariwa guys, sariwa. Maganda siya. Ito, binibenta ko lang siya ng 90. Pwede na sa 90. Yan guys. Pero pinagtataka ko lang talaga. Bakit ano, bakit? All manual. Tingnan nyo makina guys. Pakita ko sa inyo. Ayan guys, kita nyo naman. Yan yung makina. PH15 siya. Pero, wala siyang power steering. Ano kaya yun? Diba? Ano kaya masasabi nyo rito? Masasabi nyo ba siyang LX o DX? Ano ba? Kasi nalilito rin ako eh. Pero para sa akin, LX to. Kasi nga, may RPM siya. Yun ang pinagbabasihan ko. May RPM tapos PH15. Kamukha din siya ng ESI na legit. Bali, ESI body to. Yan. Yan yung pinakalabas niya. Ngayon, gagawin natin dito ay... Yan. Sariwa pa naman siya. Yan. Tahimik ang makin ha. All goods on the hoods. Sound system, gumagana. Sariwa ang monobela. Ayan o, sariwa. Then, yung mga suspension niya, all goods naman. Pero doon talaga ako nagtataka yan guys. Ayan yung RPM niya. Diba? Naka-RPM. Kasi yung mga DX na normal, talaga, PH50, ay PH12 ang makina. Tapos, ito lang ang meron siya, diba? Ganito lang. Pero bakit yung mga, yung ganito, naka-RPM? RPM na siya, tapos, may speedometer. Kumbaga, dalawa. May RPM, may speedometer. Hindi katulad ng normal lang na DX na speedometer lang. Pero ito, may RPM. So, ibig sabihin, LX to. Kasi ganda, dami nagsasabi sa akin sa Facebook na DX lang yan, all manual. Hindi nila kasi naiintindihan eh. Kapag all manual, tapos PH12 ang makina, all manual, tapos walang RPM, yun, masasabi kong DX yun. Pero pag kasi lagi tayo nagkakaroon ng ganyan sasakyan, DX. Hindi tayo maluloko sa mga ganyan kasi lagi nga tayo nagkakaroon. Ayan guys, tahimik naman ang makina niyan. Solid naman malakbo. Ngayon, pwede na natin itong i-test drive. I-reduce natin kung anong takbuhan ng mga ganitong sasakyan. Kasi, alam nyo na, lagi naman tayo nagkakaroon ng ganitong sasakyan na nabibili. Kaya, ito-testing natin. Patakbuhin natin sa highway para masubukan natin. Pero ito, swabe guys. Ang gusto ko sa Honda, alam nyo, sa ESI, na-adjust to. Ayan, na-adjust siya. Ayan, na-adjust yan sa mga kahit DX, LX. Na-adjust yung, ano niya, yung monobela. Gusto kasi yung nakababa to eh. Ayan, nakababa yan. Yung baga, nakasagad. Sa Lancer, na ano ka rin yun, sa GLXI na Lancer. Natatry din natin yan, guys. Pero dito, natatry din natin. Pero sa mga small body, guys, di ko nagagawa yan. Ayan, ganda ng harap po. It's all the goods in the hoods, guys, sinasabi. Then, para sa akin naman, swabe talaga. Wala na akong masabi kundi good. Diba? Ngayon, itetest drive na lang natin siya sa highway para masubukan natin siya. Yan o, ganda, guys. It's all 90,000 pesos. Maganda na ang auto mo. Ano, pogi yan, pogi sa labas, guys, swabe. Swabe yan sa labas. Lagi na uuwa natin na ganito sa sasakyan eh, kasi karamihan sa vlog natin, puro ESI eh. Legit, LX, DX, karamihan na gagawa natin ganitong unit eh, na uuwa natin eh, puro ganito. Diba? Puro Honda, may lig tayo sa Honda eh. May Honda tayong isa dun, bigote na LXI, bablog ko rin yun para makita nyo guys. Tsaka, pakilinaw na lang guys kung ano bang pwede kong itawag dito. Pwede bang itawag ko dito ay DL? Kasi DX.
edi LD, mga ganun, no? Pero, ayun nga, ay lagi naman di natin maintindihan. May nagsasabing DX, may nagsasabing LX. Eh, hindi natin ma-determine kung ano ba talaga. Yun. Pero pa para sa akin, LX talaga 3. Kasi nga, may RPM, PH15. Doon pa lang eh. Siguro, ito, ninakawan na ang power steering ng mga huling may-ari. Ayan. Yan yung pinakano ng swabe naman. Yun. Test ride natin, papatakbuhin natin sa highway para masubukan natin, then bibidyoan natin. Yun guys, mamaya-maya, pagawin natin yan. Let's go! Yo guys, test ride natin para masubukan natin to guys. Hindi natin malalaman to pag di natin sinubukan. Kailangan lahat ng nagiging auto natin, sinusubukan natin. Steady mo lang. Light mo rin sa akin. Yun, ayan, kita nyo naman. Ito, pinapatakbo na natin. Maganda tumalakbo guys. Sorry. Yun nga lang, hindi ko maintindihan. Kung ano ba talaga to. Ayan, sa highway, sipuha natin. Ayan. Yun o. Talagang 90 mo, nakakotsi ka na. Sa halagang 90 mo, nakakotsi ka na. Suwabe pa. Solid na solid. Tahimik ang makina. Ayan. Tahan nyo naman. Good na good. Sarap malakbo to guys. Lalo na sa highway. Pag pinaskab mo pa to, putya. Swabing-swabing na to. Yung mga bagets dyan. Pwede na to. Kasi naka-lancer. O yan, naka-school body ito. Honda na. Alam nyo naman. Pag naka-Honda. Yung mga naka-Honda dyan. Hello, hi. Mga Honda boys dyan, mahilig sa Honda. I love it. Mga lagi naka-Honda dyan, oh my god. Meron tayo bigote dun, bablog din natin yun, papanda rin din natin. Hindi nga lang naka, naka-scab. Naka-all stock eh. Pero bagong pintura yun, pinapinturaan ko guys. LXI siya. Binibenta ko siya ng 145 only. Siyempre tayo ay nagninegosyo, medyo may konti tayo ano, pinapagawa talaga. Normal yan sa mga kapo ko buying sale dyan, normal yan na magpapagawa tayo. Nasa atin talaga yan, magpapagawa, alam nyo naman, ang sasakyan sa atin, tagapagawa, tagapintura, pagpangit, makukuha natin yung pangit, so ipinturahan natin, yun, gano'n naman lagi ang senaryo, tayo magpapagawa, tayo magpipintura, tapos mabibenta natin, babalik ulit sa mga tao, tapos, ang ending, pag nanawa sila, bebenta rin sa atin, tayo rin pa. Yan yung sumasaybe lang yung ano, yung mga sasakyan sa mga buy-ins eh. Pero at least, di ba, natutulungan tayo. Tapos pupunta na naman sa ibang ano, sa ibang tao, ibang magmamay-ari na naman ng sasakyan, di ba? Ganyan talaga sa mga old cars. Iba-iba talaga ng ano, kasi nga yung iba, syempre, nananawa, minsan nagigipit, eh, bebenta sa, ang mabilis lang naman bumili, mga buy-ins lang naman eh. Bilang naman lagi ang undago eh. Kumbaga, ayan ang mga laging malakas ang pangamon. Baga, sungga ba rin sa mga yan, pag alam nilang kaya pang pagkakitaan yung presyo. Ganyan tayo guys. Pag alam natin kaya pa, try tayo na kukuha. Pero kung hindi na, kasi sa may minsan sa nagbibenta pag, siyempre kailangan ng pera, pag tinawaran ng buyer, bigay agad, siyempre. Andun agad yung cash, hindi katulad ng iba na nandahan pa. Sisilipin muna, titignan muna. Ang buyer, pag tumingin yan, alam yung potential. Gabagad dyan, wala nang nakasaya yung panahon yan. Yan ang mga tropa natin. Yan, kita nyo naman. Goods, lahat. Preno, clutch, lahat, kompleto. Yan, balik na natin sa parada niya para dante tayo, naghahantay ng buyer neto. Sana makakita tayo ng buyer. Buyer na bibili na maganda para medyo may konting kita tayo. Ganyan lang naman hanap buhay natin. May konting kita. Sa meron ng konting kita ay goods na. Hindi lang naman ang hanap buhay natin. Ayan, kita. Sarap malakbo to guys. Suwabi. Mga sarap malakbo. Medyo. Medyo mainit nga lang yung paradaan natin. Pero okay naman.